Hi guys, welcome to my channel. Ito po ay connecting rod ng Baraco 175. Ang laging sira po nito ay connecting rod. Pakikita ko po sa inyo kung paano tayo mag-overhaul, mag-disassembly ng makina. Napapress na po natin yung connecting rod. Unahin po natin ang transmission. Ito po ang primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, segunda, tercera, cuarta. Yan mga guys. Yun po yung dulo ng clutch housing at ito po yung pinaka-engine. Pasok lang po yung transmission ng sabay. Hindi naman po manlalagas yung mga transmission kasi may mga lock siya. Sunod natin ang shifting cam. Unahin natin yung ilalim, yung mas mahaba. Itama lang natin siya dun sa guide. At yung maliit sa kaliwa. Yung maliit po ay sa kaliwa. Suot po natin yung pin. Pag naisuot na po natin yung pin, tingnan po natin kung lagi siyang pre-wheeling. Kailangan po pre-wheeling ang transmission. Yan guys. Kailangan po nakasagad po dun sa shifting fork. Mera, segunda, tercera, cuarta. Tercera, segunda, primera, neutral. Yun na po mga guys, nakasagad na po dun sa shifting fork. Kailangan po naka-pre-wheeling lagi. Mga guys, sunod natin ang sigunyal. Kailangan po natin itong ipapress. Huwag na po natin itong pukpukin pagkakabit. Lagyan po natin langis. Madali naman po ito ikabit basta papasok na po ito sa kanyang bearing. Tapos saka po natin lagyan ng gasket maker. Saka po natin ilagay ang crankcase cover. Gumamit po tayo ng rubber para mapalapat yung ating crankcase. Pagkalapat na po, ilagay natin ang mga tornilyo, pare-pareho lang po yung haba niya. Siyempre, yung malilinis na tornilyo, kailangan sa loob. Saka natin hapitan ng pantay-pantay. Tingnan natin kung pre-wheeling yung transmission at sigunyal. Okay naman. Kailangan po mga guys, pag napitan natin ang crankcase, kailangan po pre-wheeling. Dito naman po tayo sa right side. Unahin natin ang kunya ng sigunyal. Sunod natin ang pinion gear. Washer. Kailangan po yung washer ay saktong-sakto po sa kanyang sigunyal. Yun po yun. Yun. Hindi po yung malaki. At saka po yung nut. Ang size niya po ay 19 socket. Apitan po natin ito. Sunod po natin yung idle gear. May busing po siya sa idle gear.
Hindi po kagaya yung mga barakuan, iba po yung kanyang busing tanso. Ito po ay napalta na. Saka po natin lagay yung cambio at yung stopper cambio. Itulak lang po yun. Pag nakakabit na, saka po natin ilagay yung pinaka stopper spring. Yun, mga guys, kailangan po nalaram ganun. At kicker. May washer din po siya sa dulo ng kicker. Huwag niyo pong kakalimutan yung washer sa dulo ng kicker. Ilagay muna po yung spring. Tapos gamitin po yung kicker. Ikot po siya. Iangat po ng konti. Saka po i-guide. Yun, okay na guys. At testingin nyo po kung nabalik. Sunod po natin yung oil pump. May dowel pin sa oil pump. Ilagay po natin yung oil ring. Kailangan lagi pong may oil ring yung oil pump natin. Saka natin ilagay yung oil pump. May tatlong tornilyo siya sa oil pump. Pinakamahaba ay sa gitna. At yung maiksing dalawa ay sa taas. Saka tayo gumamit ng impact drive. Ingatan po nating madali. May kamalasan po minsan, nababasag po yung oil pump pagka po tumagilid yung impact drive. Pero hindi pa naman po nangyayari sa atin yun, mga guys. Kailangan guys, ganyan. Magtitesting kayo bago natin malaman kung nabumbahan langis natin. Lagyan nyo ng langis yung butas. Tapos paikutin nyo ng pakanan kung nabula. Pag nabula, nagana po yung oil pump natin. And then, ilagay natin yung clutch housing. And washer, special washer sa gitna. And clutch boost or clutch hub. May washer din po siya. And nut. Ang size po ng nut nito ay 19 socket. At tapitan natin to ng pakanan. Lagyan natin ng basahan ng clutch boost para hindi tayo madali ng pneumatic air. Yan guys, okay na. And clutch lining. Kailangan una ang clutch lining bago ang clutch plate, bago ang pressure plate. Clutch lining, pressure plate, clutch lining, pressure plate, clutch lining ulit, pressure plate, and clutch lining. Guys, kailangan una tuloy ang clutch lining. And clutch sub ulit, mga guys. Lagay natin yung bearing sa dulo. And two-sir clutch. Kailangan guys, ganyan yung pagkakabit. Lagay lang natin. And apat na spring. Yan guys, ganyan lang guys. And huwag yung kakalimutang hapitan ng pantay-pantay para hindi ito mapingap. Guys, kung gusto nyo matuto po dito sa Kawasaki Barako, tapusin po natin itong video. Huwag po natin i-pass forward. Panoodin nyo po mabuti para po malaman nyo kung paano Kawasaki Barako. And lagyan natin ang gasket. Kailangan may dowel pin po yung side. And may o-ring. Kailangan po hindi mawawala yung o-ring bago natin nilagay yung side gasket. Kasi pag nawala po yung o-ring, kalimitan, mahina po yung bumba ng langis. Tawagin natin na oil pump. Pag may o-ring yun, malakas yung bumba ng langis niya. Doon po dumadaan yung bumba ng langis sa dowel pin. And then, pag bago naman yung gasket, kahit hindi na natin lagyan ng gasket maker, and
Then, pag nilagay na natin yung cover, nilagay na natin yung mga tornilyo niya. Saka na po natin ilagay yung toaster. Madali naman pong ilagay yung toaster kahit sa labas na po yun. Nabubulot po talaga yung toaster. Napitan po natin ang pantay-pantay. And then, ilagay naman natin ang kicker. I-adjust nyo na lang kung anong taas or baba ang kicker nyo. Meron siyang 12 mm socket. And dito naman tayo sa head. Kabit natin ang piston. Tama lang natin to sa butas ng connecting rod. And karbonin na natin to kasi nakalas na rin naman. Kailangan malinis yung piston. And lagyan natin ng basahan para mailagay natin yung lock at hindi tumalsik. At original yung gasket natin ng base. Huwag na natin lagyan ng gasket maker. Linisin lang mabuti. At tingnan ng dowel pin kung nadun yung dalawa. Ilagay natin to sa piston. Tama lang yung mga piston ring. Guys, pumasok na. Pag naitama, ilagay natin yung guide. Ang left, ikot lang ng konti. Tapos saka natin itama doon sa pinakatabihan. At yung pinaka small guide, meron siyang dowel pin sa loob. May tornilyo and timing chain. Tama lang po sa sprocket chain sa ilalim. At tapitan natin yung tornilyo ng guide. Guys, kailangan po nakatap. Ito po yung pinaka-timing niya. Kailangan diretso po dito lagi ang on niya. At nakatap po ang piston. Bago po natin ilagay ang cylinder head, lagyan natin ng cylinder head gasket. Lagyan natin to ng gasket maker. Kung luma na yung gasket natin. And pati sa cylinder head, lagyan na rin natin ng gasket maker. At saka natin ilagay. Kailangan guys, nakatap lagi yung piston. Nasa ibabaw ng block ang piston. Bago tayo maglagay ng timing. At ilagay natin yung pinaka-mixing dalawa sa loob. May mga washer din to. Yan guys, ang timing niya. Makikita nyo naman, may nakalagay siyang letter T. Yun guys, dun siya nakatap sa pinakataas. Kailangan pantay yung timing nyo para hindi sumala ang timing ng barako. Saka tensioner. Nagpalit na po siya ng tensioner, pambadya na ito. Ito na po yung barako to ngayon na pambadya. Ganito na po yung itsura ngayon ng mga barako to na labas. Pambadya na po. Isagad lang po natin yung tensioner bago natin ilagay yung tornilyo. And pag nahigpitan natin, paigkasin natin yung tensioner. Magse-self-adjuster na siya. Tawagin po sa tensioner na to ay self-adjuster. Saka po natin ilagay pinaka-lock. And this starter nga pala to mga guys. Unahin natin yung gear ng starter. At saka natin ilagay yung washer bago yung kunya. May washer siya. And kunya. Saka natin ilagay yung magneto. Pag nalagay na natin yung magneto, ilagay natin yung nut.
tapitan natin ito ng pakanan. Yan mga guys. At saka natin guys sapitan ang sprocket chain pag nailagay na natin ang magneto para madali tayong magkontra na mahapitan ito. Yan guys. Guys, huwag nyo kakalimutan yung timing. Kailangan lagi po siya doon sentro. Yung pinaka timing po ng ating motor. At naikabit ko na po ito sa body. Naikabit na po natin yung mga starter, cover, and naikabit na po natin yung tambucho, sprocket. Hapita naman natin. And guys, paanda rin naman natin itong ating Kawasaki Barako Binuho. Titingnan natin kung nabumba yung langis. Kailangan ba guys natin to takloban yung pinaka cover ng timing chain. Kailangan titingnan nyo kung nabumba muna yung motor natin bago natin to takloban. Yan mga guys, nasaboy na po yung langis nya at okay na po. Maganda na rin po yung andar nya. At maraming maraming salamat po sa inyo sa mga sumusuporta po. At huwag yung kakalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell. At maraming maraming salamat po sa inyo. And God bless.